Ang mga ahas ay malimit na kumakain ng mga mas maliliit na mga hayop kaysa sa kanila. Katulad na lamang ng mga daga, manok o sisiu. Subalit para sa mas malalaking mga ahas na katulad ng python at anaconda, ay mas nangangailangan sila ng mas malalaking pagkain. Pero mukhang ang isang ito ay buhaya ata ang napagtripan niyang kainin ngayong araw. Posible naman kaya yon? Sa laki ng python, ay maaari naman niya talagang malunok ang isang katamtamang buhaya. Subalit mas matrabaho yon kaysa sa paglunok lamang ng malilit na daga. Paniguradong hindi lamang ito matrabaho, kung hindi napaka mapanganib rin para sa kanila. Alam naman nating ang mga crocodile ay mayroong matutulis at napakalalaking mga pangil na kayang-kayang dumurog kahit pa ang mga napakatitigas na mga buto. Sa oras na makakagat ito, ay kaya niyang iwagayway ang kanyang ulo at paikot-ikutin ang kanyang buong katawan. Dahilan upang magkahiwa-hiwalay ang parte ng katawan at magkadurog-durog ang mga buto ng kung sino man ang aatakihin ito. Kaya naman masasabi kong wrong dish ang mga ahas kung ang mga crocodile ang napili nilang maging hapunan. Ganun pa man, hindi rin natin masasabi na ito ay imposible sapagkat matatalino ang mga ahas. Kung hindi nila kaya sa harap, ay aatake ito sa likod ng palihim. Mautak nga naman. Sa pamamagitan nun, ay maaari niyang puluputan ng isang buhaya at durugin ang mga buto nito sa pamamagitan ng unti-unting paglilingkis. Pero ano sa tingin nyo? Ganun na lamang ba kadali? Mukhang hindi ata. Mukhang hindi basta-basta magpapatalo ang mga croaky. Ang dalawa kasing ito ay masasabi kong mga hari sa kaniga nilang mga ginagalawan. Kung kaya ang bawat isa sa kanila ay talaga namang hindi basta-basta magpapatalo sapagkat mayroon itong mga tinataglay na kakayahan upang dumipensa at tumatake sa kanilang mga kalaban. Alam nyo bang napakasensitibo ng mga ahas pagdating sa pagtibok ng puso ng kanilang mga prey o biktima? Sapagkat dito nila nalalaman kung wala na ba itong buhay o meron pa. Ang mga python ay kayang pumaslang ng mga hayop o tao sa pamamagitan lamang ng paglilingkis na nagdudulot ng pagkawala ng hangin sa katawan ng kanilang nililingkisan. Subalit ibahin natin ang mga croaky o crocodile sapagkat maaari silang tumagal ng ilang oras kahit wala pang oksigen. Sa tagpong ito naman, ay maaaring natalo ng python ang buhaya dahil sa napakahigpit na pagkakalingkis nito na siya namang nagpahinto at tumurog sa puso ng crocodile. Sa totoo lang ay nasa diskarte pa rin talaga yan, pero mukhang bumida sa videong ito ang ahas. E paano kung ang Black Mamba at Leon naman kaya? Sino ang mananalo sa dalawang ito kapag sila ay naglaban? Ang mga Black Mamba ay may kakayahang gumapang ng napakabilis. Sa katunayan, ay kaya nilang tapatan ang pinakamabilis na atleta pagdating sa pagtakbo. May kakayahan rin ng mga itong kumagat ng ilang beses sa isang atake lamang. Subalit ubra naman kaya ito sa isang leon? Makikita sa video ang pag-atake ng isang Black Mamba sa isang leon. Umaatake lamang ito sa oras na makaharamdam ng panganib.
Maaari at posibleng manalo ang mga leon sa labanang ito sapagkat kaya nitong durugin at pagpira-pirasuhin ang mga ahas sa pamamagitan lamang ng napakalakas na pagkagat. Pero wag na wag kang magpapakasiguro sapagkat sa oras na makagat ang leon ng makamandag na ahas ay paniguradong magiging tabla na ang laban. Ang mga honey badger ay kilala bilang isang hayop na walang kinakatakutan. Ang dahilan ay dahil meron silang napaka makakapal at napakatigas na balat na siya namang nagpuprotekta sa kanilang katawan. Dahil doon ay hindi sila basta-bastang nasusugatan. Meron ang mga itong matutulis na ipin, matutulis na kuko at napakalakas na panga. Matatalino ang mga ito. Humahanap sila ng magandang posisyon para umatake sa kanilang kalaban. At kalimitan nga ay sa likuran nila ito ginagawa. Hindi lamang pala ahas ang traidor, pati din pala ang mga honey badger. Hindi kasi ito kasing sweet ng kanilang pangalan. Alam nyo ba na mayroong mahigit 3,000 species ng mga lahi ng ahas dito sa ating Earth? Ang mga hindi makamandag na ahas ay pumapas lang sa pamamagitan ng paglingkis sa katawan ng kanilang biktima. May kamandag man o wala, nilulunok nila ang kanilang mga biktima ng buo. Halos lahat ng ahas ay nababalutan ng kaliskis na siya namang nagpapanatili ng maayos sa kanilang temperatura. May dahilan kung bakit meron silang mga kaliskis. Isa na nga rito ay para maproteksyonan ang kanilang mga katawan sa tuwing sila ay gumagapang. Alam nyo bang meron ding mga ahas na nadiskubre na kung saan sila ay mga scaleless o walang kaliskis? Maaaring meron naman, pero mangilan-ngilan nga lamang at nasa ilalim pa ng kanilang tiyan. Ang mga ahas ay merong malatinidor na dila na siya namang tumutulong sa kanila upang maamoy ang kanilang kapaligiran. Sa pamamagitan nito ay nalalaman nila kung meron bang panganib o kung meron bang makakain at mabibiktima. Ang kanilang mga bibig ay may kakayahang bumuka ng halos 3 beses ang laki sa kanilang mga ulo. Sa pamamagitan nun ay napapadali lamang ang kanilang pagsubo sa kanilang pagkain. Walang kakayahan ang mga ahas na umuya, kung kaya nilulunok lamang nila ng buo ang kanilang mga pagkain. Sa oras na maisubo na nila ang kanilang biktima, ay unti-unti namang itutulak ng maliliit na muscles sa loob ng kanilang katawan ang kanilang pagkain papasok, at doon ay unti-unti itong matutunaw. Ang pagtunaw nito ay kadalasang umaabot ng mahabang oras, depende pa rin sa laki at sa init ng kanilang katawan. Mas mainit, mas mabilis nilang ma-digest ang kanilang mga kinakain. Kalimitan ay 3 hanggang 5 araw bago ito tuluyang matunaw. Ang mga mas malalaking ahas na katulad ng mga anaconda at python ay kalimitang umaabot ng 3 linggo sa kanilang katawan ang kanilang mga kinain bago ito tuluyang matunaw. Ang mga makamandag na ahas ay nagiiwan ng lason sa katawan ng kanilang biktima. Doon pa lamang ay nagsisimula na ang proseso ng pagdadigest bago pa man nila ito lunukin. Dito na nagtatapos ang ating video sa araw na ito. Sana ay na-enjoy nyo ang panonood at pakikinig. Kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang ma-update sa mga bago nating upload na katulad nito. Pakibigyan na rin ng like ang ating video at mag-comment ka na rin sa baba
at babasahin natin ang lahat ng yan. Hanggang sa muli, kaibigan. Thank you so much and peace out.